happy Friday! So, naka-leave si Daddy today. Hey, hi! Ayan. Yung leave ko today, initially dapat talaga ang schedule nito. Pang, sabi ko nga sa kanila kagabi, pang car maintenance talaga. But pero, then, biglang nag-announce na nga ng enhanced community lockdown and all. So, hindi ko lang niretract yung leave ko. Tinuloy ko na lang din. Spend some time with my family. Yep. You know? Pupunta rin kami ng kila mama muna tapos mag-grocery kami ng kaunti ni daddy kasi mga food na gusto namin kainin ganyan para rin may stock din. Pwede man kayo mag-hoard. Okay, may ganyan oh. So try lang kami pumunta sa grabe, try lang kami magpunta somewhere sa pwedeng pagbilihan ng mga pagkain. Pero kukuha muna kami ng pass sa sa barangay namin kasi kailangan daw yun para mabilis naman kasi si daddy nagpapalala yan. Yes, may barangay lang. Ah, okay. Sabihin lang naman natin. Guys, gamit ko yung sunglow. Pero nakukulangan talaga ako ng coverage sa kanya. Lalo na pag naglalagay ako ng mga, pero maganda yung sabi ko nga sa inyo. Siguro yung sunflower oil yung maganda dito. Sarado yung gate nila mama dun, no? Yung sunflower oil din sigurong nagpapaganda dito. Kaya ganun siya. Pero yung sa coverage, sana talaga dagdagan pa nila ng coverage. Nag-highlighter ako kaya medyo may pagkaganyan yung effect. Punta muna kaya tayong barangay bago tayo O dahil si mama sasabay din. Ano ba? Di ba sabi niya masakit yung puso. Sige. Punta muna kami ng barangay. Hingi kami ng pass para makaalis kami. And don't worry guys, may dala kaming mask. Purse or mask, daddy. Ito. Buti na lang may nagbigay sa amin from US. Later na lang. And thank you sa... Okay lang yan. Wala naman sila naman sila labas. Sagit lang tayo. Isa tayo, tara. And thank you pala sa pinsan ko dahil mascara lang. Okay na, okay na. Pakailangan ng ID or proof of what? Something. Try it. So, ito na guys. Good for 1 month daw to guys. Okay na for a month. Meron na kami pambili lang sa pagbibili. Kailangan lang talagang bumili ng groceries sa groceries. Ganyan. Or importante lang talaga. At least, diba? Doon na kami kila mama ngayon. Tsaka ako rin naman laging kasama ni mama. Kaya ako na lang din kumuha. Ngayon ako naman forced ko talaga laging alis kasi dali nagtatrabaho sa bahay. Ayan. May mask tayo sa kotse. Hindi ba nang alam kung paano yung suotin? Kasi kakaiba siya. Parang hindi tayo makahawan. Yeah. Dahil may baby tayo. Kaya magsuot tayo. Okay guys, may kasama akong duck dito. Or turkey rather. Ayan guys, magta-try kaming makalagpas ng Molino tsaka Vista Mall. Subok lang. Pero tayong Landers. Pero meron kasi yung yung license ko is Naspinia. So, to try natin yung best natin para makasarap pala dito. Mm-hmm. Best natin makapunta sa Landers. Yeah. Okay. Shift it. Good. Lady driver. Driving manual stick shift. Dad, saan ka kanan? What? Dito na, diba? Doon pa. Palagi ka nalilito dyan. Ayan, no? Kasi pag gabi, okay na. Okay, alright guys. Wala talagang way na makakapunta tayo kasi... Makakapunta saan? Sa Landers kasi boundary talaga yun ng Molino tsaka Laspinas na yun. Kaya alam mo yung nagbabantay pa rin daw. Di daw talaga nagpapapasok yung Molino going to Laspinas and mag-Aguinaldo Highway kami. Ano daw sila? Extreme enhanced. Na. Community quarantine. Ito, rin dito, pero buti na meron kaming pass. So, saan ka tayo, Dad? Saan tayo mamimili? Yan, buti natin. So, basta check na lang natin later. Yeah. Coffee tayo later. Coffee na lang kami. Bukong-bukas yung jet coffee muna tayo. For Starbucks? Sarado Starbucks. Doon? Wala ba? Sarado? Wala, sarado. Sinek mo? Wala, sarado yan, Dad. Yung walang pupunta. Tamoy pa nyo guys yung pila, So guys, kaya pala medyo matagal dito kasi may thermal scanning ba yun? Uh-huh. Tsaka yun, check na kung tiga saan ka, buta lang meron kaming pass. So, ayun. Siguro hanggang na lang tayo, save more na lang. Kasi kung hindi, iikot daw kami ng sobrang layo. Ah, kasi pala Spinas lang. Hindi talaga kasi alabang yun, hindi talaga pwede. There's no way.
na talaga. So ayan, antay lang namin yung turn namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 pa kaming kotse dito. Pero mabilis-bilis naman. Meron ka namang pass ha. Bakit ako yung pinag-drive mo ngayon? Tilay ako ngayon. May importante talaga guys, manood tayo ng balita sa mga ganito. Nuk aral na sa akin yan. Talaga lang ha. Manood ng balita. Hindi ako sa Facebook lang nag-aaral. Yung mga Just In, yung mga CNN. Naka-Facebook eh. Hindi kahit live, naka-live. Nag-work pa din. Depa side-side lang naman. Ay na, malapit na tayo doon. Kuya, babalik lang po kami. Sige. Salamat. Yung kasama niyo po. Dito po. Nag-aimus din. Apo, meron din po sa ganito. Thank you po. Yung kasama niya. Ay, hindi ko po ito kilala. Umalis ka na siya. Umalis ka na siya. Baba ka. Sama ka. Baba. Kuya, hindi ko po ito kilala. Ay, sino po yan? Uy, sino ka? Mababa ka lang. Naiyak ako sa kakasama. Natawa tuloy ako. Sino ka ba? Aray. Star ba kayo? Bukas yung tina natin. Ano ba ito nun? Hindi yung ano ko. Wait lang. Thank you, Salamat po. Thank you, Minat. May mga body camera nila. Oo. Nag-check mo nga. Sumakit yung mata ko. Ang update. Nagluha ako. Nagluha ako, kakatawa. Wait lang. Bring it tissue. Sarado yun dyan. Sarado. Kakatawa ko. Umapde yung mata ko. Ang bilis ng karma. Kasi ibababa ko sana si daddy dun. Pag naalam ng Diyos, masamahin yung hangari mo sa ibang tao. Yun ang mangyayari. Nasample lang ka. Punta lang kami ng Save More, guys. Marabi. Magpalit na kami. Siya na magda-drive kasi humakdi yung mata ko. Sus! Maragay mo umarte ah. Mag-edit kasi ako ng video. Joke. Nagbaka sakali rin kami dito. Wala sarado. As in, grabe naman kung makabato, palibasa hindi niya tsinelas. Ganyan po talaga siya. Ganyan po talaga siya sa gamit ko. Ayan, yung McDo and Starbucks, wala rin talaga. Ayan. Lalakad kami guys, dala namin tong paper namin, yung proof. Ayan. So, bawal na daw. Hanggang 12 na lang. So, ayan, tara, dad. Bawal na talaga. So, wala. Wala talaga mag-grocery. Si Kuya parang ginagamit naman yung authority niya na sobra namang... Ay, hindi, bawal kayo dito. Bawal kayo sa ganyan. Ay, nako. Diba? Parang may mga tao talagang ginagamit nila yung authority nila eh. Ha? 7-11 na lang kami, guys. Sa Pharmacia Gracia, may mga kundo. Sige, dyan na lang. Buti pa si ate doon, nanghihingi pa siya ng pasensya. Isa, kala mo kung sino na... Hindi na kayo tayo talaga doon. Bukas, pagbabawal yun. Hindi ko lang talaga siya na-vlog kanina. Pero grabe. Pharmacia? Wala, tara. Not available rin. Buti na lang. Kahit pa paano, nakapag-ready naman ako ng cash wallet. Kundi, kung diniposit ko pala lahat ng money, mahirapan din tayo lumabas, daddy. Thank God talaga. Wow, mauubos na rin yung mga anong sama, dad. Ikaw po. Hindi naman nila tinaasan. Hindi naman. Let's find something to eat later. Ayoko ng chips. May pandesal? Probably tayong pandesal. Ito muna ang sa aming bubuhay sa breakfast namin, guys, sa bahay. Binili namin kape. Doon si daddy bumibili na ng pandesal. Yan yung dinner namin, pandesal. Pandesal? Ito na yung dinner ko, dad. Tsaka yung kape. 20 pesos yan. Ay, 20 pesos. 40. Yeah, 20 pesos. Alright, thanks, dad. Uwi na kami, guys. Wala talaga. Bawal. Manahimik tayo sa bahay. Pero nakakamiss na yung pagsanay kang magala. No? Pero wala tayong magagawa para sa atin naman. Sumunod tayo sa government. Yeah, syempre.
Sabi ko nga, sabi siguro ni Lord, ito yung time na makapag-isip-isip tayo sa mga bagay-bagay at yung mga nawalang oras sa family, di ba, na syempre kailangan magtrabaho. Ito yung time na ilaan natin para sa kanila. And mag-reflect tayo kung ano ba yung mga pagkakamali natin. Aminin natin yung pagkakamali and baguhin. Hindi pa naman, wala, may oras pa naman magbago, guys. Di ba? So, ayan, di pa huli ang lahat. At least, di ba, binibigyan tayo ni God ng time para makapag-isip-isip, makapag-reflect-reflect sa mga bagay-bagay na baka naman nakalimot na tayo, di ba? Tapos ang ganda rin ng quote kanina, nahayaan lang natin na si God is ibuhos na lang yung ano niya, yung galit niya, and basta tayo, relax lang tayo, alam natin na kontrolado pa rin niya yan. Siguro kasi, kaya ang tingnan na lang din natin to na siguro kaya nangyayari to is marami na rin talagang mga taong umaabuso sa mundong to na alam mo yun? Ah, syempre, hindi man tayo perfect, pero may mga tao na nananamantala or nakakalimot, or number one is nakakalimutan siguro siya na talaga. Oh, pero may harang. Hindi. Pati sa amin may harang na. Na yun nga, nakakalimot siguro na nasa kanya lahat ng gagaling kung anong meron tayo sa mundong to. Kaya ito na yung time na... Pati mga bike hinaharang. Oo, ito na yung time, guys, na makapag-isip-isip tayo at bumalik sa kanya talaga ng 100%, hindi 50-50, hindi 99.9%, kundi 100% ang tiwala natin talaga sa kanya. Ayun, so yun lang. Ayan, sabi ko nga sa mga nag-PPM sa akin, siguro ano, kaya ganito rin ako kasi nga sobrang na-experience ko talaga si God. Talagang alam mo yun, na-experience talaga namin kung paano siya mag-work sa buhay namin. Kaya sabi ko, hindi ako magsasawang mag-share sa inyo and i-remind kayo palagi na sobrang God is unlimited, andyan talaga siya, God is so good talaga sa lahat ng bagay, and God will provide sa lahat. Ayan, dito rin na may mga harang-harang na rin dito. Eh, ulo na balatan. May sugat na si Ma. Ayaw mo, yung ginagamot ka nga ng apo mo. Ginamot, itatanggal niya yung balat eh. Mama. Ma, mag-inamos ka, try mo yung tinted sunscreen. Dito kami eh. Dali na, Ma. Yung tinted sunscreen na binigay ko sa... Binigay ko na kay Mama yung sun glow na medium. Why, Dad? Pinapakain ni Hugo si... Ah, pinapakain ni Daddy si Hugo. Tapos kasi ako nagluto ako ng egg. Pinapakain Hugo si Daddy. No. Dad, you wait for me. You stay here. What? So cute. Ikaw, ha? Kumakawat. Oh, you're so cute. Why? You're calling Wawa. You're calling Wawa? Mm-hmm. Oh, para-paraan talaga yan eh. You need to finish your food first. Why? Hala, nagwaway na siya, Dad. Yan na tayo. Pagkatapos ng what? Why na tayo ngayon? Patay na talaga. Grabe, lumabas si Hugo dito. Pangatlong pandesal. Pero kakakainan ng kanin yun tsaka tilapia. Tinanong ko si Mama sa loob kung talaga bang kinain. Kinain naman doon, nakaupo lang doon sa tumba-tumba. Tapos, ayun, kumakain ng pandesal. Iba na talaga si Hugo ngayon. As in. Okay, wala pa akong ma-post na ganito sa'yo eh. Alin? Okay, guys. Dahil hindi kami makalabas, makapag-coffee outside, so bumili na lang kami ng... Kahit tinay namin kami. UCC Ice Coffee. Try pa talaga kami pero wala talaga. So, dito na lang kami ng misis ko. Masarap ba, Ma? Okay, Starbucks. So, guys. Creamy cafe latte. Yeah. Sabi ni Daddy, buksan mo sa gitna yung chips. Sabi ko, paano? May halatang hindi ka mangitan. Pero tinay ko yung best ko. Ginawa ko dito kanila, guys. Tuturuan kanila. Hindi ko, hindi ko marunong, guys. Dapat yung open dito. Bakit kailangan ng ano, season? Wala. Wala ba? Skills lang yun. Diba, mapractice natin. Okay. May 1 month ka. Try natin na daw. Okay. Hey, little one. How are you, Hugo? Hugo, it's okay. I was just joking. You can eat this one. Go, Hugo. Tampo tuloy sa'yo. Pahinga muna ako saglit, guys. Pero nakapag-ayos na ako. Nababas-bawasan yung mga... kailangan i-dispose ito sa bahay. So, konti na lang para ma-clear na yung dito. And para malaman ko na rin kung yung mga gamit namin dito na kailangan or mga hindi na kailangan at kailangan pa. Nakapagod. Ang sarap magpapawis ulit. Pero, ayan. Ayusin ko muna tong mga nasa basket dito and then later na lang ulit.
Hi guys, tapos na akong maglagay ng skincare. Nag-TikTok ako paglagay ko no. Yung TikTok na ba na ulit ko si Daddy nag-work lang saglit kahit na nakalib siya para mabawas-luwasan yung mga emails, kanyan yung mga importante na kailangan yung gawin. Ganyan ka, ano ka dedicated sa work din si Daddy. Ayan, masyado niyang pinapahalagahan yan kasi bigay ni God yung work niya. So talagang tinetreasure niya. And ayun, sobrang blessing talaga. So thank God sa lahat ng blessings. Ayun lang guys, so tomorrow na lang. Tomorrow mo work out ba tayo or Sunday? Kaya na mag-workout tomorrow. Hatid ulit si Hugo. Siguro mga 30 minutes lang, Dad. Na-addict na sa workout. Hindi, sinasamantala lang talaga namin this. Lalo si Daddy. 30 minutes, pag nandun na, hot na hot na. Hindi, 30 minutes lang. 30 minutes yung workout muna tomorrow mag-work. Kasi sinasamantala namin, guys, talaga. Kasi may mga time. Ito talaga yung time na, alam nyo, nakakatawa nga eh. Kasi lahat na ng kalat dito na wala na. Eh lahat ng mga kailangan ko nang pwede ipamigay, ganyan, na ayos ko na yung cabinet ko, okay na, sobrang ayos na niya. And excited na ako mag, ano, God willing talaga na mapaayos yung house namin, na meron na kami sarili-sariling magandang cabinet. Talagang maayos namin. Yung maayos talagang naka-hanger, ganyan, tas iba-iba yung mga lagayan namin ng mga kung ano. Ayun. We're going there soon. Yeah, but ayun, antay-antay lang, tsaga-tsaga lang muna guys. And importante, di ba? May tinutulugan kami and sa amin itong bahay na to. Kasi before talaga nag-rent kami, sobrang liit lang na, no? Sa 6,000 a month. Yeah. Tapos para lang siyang, alam niyo, mga literal na studio type lang sa mga condo. Tapos 6,000, tapos sa parang condo style yung apartment namin before sa mga hindi pa nanonood sa amin. Pagpasok mo, andun na lahat. May konting, one bedroom, may konting hallway pero may, lang. Pero may parking kasi. Ayun lang. Pagpasok mo ng house, andun na yung... walking distance sa SM. Ayun lang din. Ayun, pagpasok mo guys, ito na yung kainan namin, sala, tapos panghugas, pero nag-iis namin ng 2 years. Until we got the perfect time to finally buy our own house, diba? Oo, yun nga, binigyan kami ni God ng 2 years para magsama and mamulat yung mata namin sa responsibilities na kami lang talagang dalawa. And pinush yun talaga namin magbukod, although sila mama nag-offer dati na syempre okay naman yung bahay nila kasi may separate room naman. Pero sabi namin ni Daddy, talagang inaraos namin na kaming dalawa lang. So, natuto naman kami. And then, ever since naman talaga, is hindi naman talaga namin sila inaabala. Pero ngayon lang sinuswerte lang talaga dahil malapit yung house. And then, may baby kami. So, may napag-iiwanan. And then, syempre, nasuspend din ni mama yung oras niya sa apo niya. Yung ganun ba? So, blessing na rin talaga na malapit kami sa kanya. Tsaka for how many years na hindi kami talaga magkasama ni mama? Since 8 months old ako until... nagkasama naman kami, pero hindi kami sobrang talagang everyday. Kaya ngayon, guys, hanggat kasama niyo yung magulang niyo, andyan sila kahit na medyo pasaway. Nagiging pasaway na kasi tumatanda na i-treasure niyo talaga yung mga moment na ganyan. Kasi, di ba, reality, hindi naman natin forever makakasama yung mga yan. So, ang gawin natin hanggat malapit tayo sa kanila, may oras tayo, gawin na natin yung mga dapat natin gawin sa kanila. And ibili na natin yung mga kaya na natin ibili na gusto naman nila, di ba? And it's time to give back naman kasi talagang for so many years din naman talaga nag-sacrifice naman sila for us. It's not an obligation. It's out of gratitude. Yeah, correct. So, ayun lang guys. Nalino si Daddy. Nag-work pa yan ha. Masubat-subat. Inaala niya na nakikinig pala siya sa akin. So, ayun lang guys. And syempre, always na mag-pray tayo para mag-pray tayo ng wisdom. Yun ang number one talaga. Wisdom talaga para makapag-isip tayo ng mabuti. And, ayun. Di ako mag-asabang sabihin sa inyo na 100% na trust talaga kay God. Dun lang naman talaga. And relax lang tayo, huwag na tayo masyadong magpaka-stress. Marami nang bagay na nangyayari sa mundong to, huwag na tayong makisawsa, huwag na tayong makisabay or what. Basta alam naman natin yan na malaki na naman tayo guys, na alam naman natin na pagsubok lang yan. Dami nga nating problema before, tingnan mo naman yung buhay natin ngayon, di ba? Na ano natin yan, napagdaanan na nalusutan natin yan or... nakayanan naman natin yung pagsubok, di ba? Much better yun tayo. And okay lang yan na maka-experience kayo na mga
mga malungkot or what na mga ganyan. Kasi dyan tayo natututo. Dyan tayo natututo na yan. Gawin yung inspirasyon yan and panghawakan nyo yan, guys. Kasi dyan ka magiging strong and dyan ka mag-grow sa mga experiences mo sa life. Kaya okay lang yan kung nasa season ka na feeling mo puro pagsubok yung life mo. Okay lang yan, guys. Kasi nandyan din ako nang galing kung bakit ako ganito. Kung bakit ako lagi nag-share about God. Kasi alam ko yung sinasabi ko and na-experience ko talaga. At ang dami talaga namin pinagdaanan na masasabi ko na si God is nandyan talaga sa amin. Na kasama talaga. And binigay ko talaga yung 100% trust ko sa Kanya. Alam ni Lord yun. Lalo na last year. Kaya sabi ko talagang i-share ko talaga yung good news. Mag-share talaga ako ng kaya kong i-share about Him. Para ma-uplift din kayo and ma-inspire din kayo so sa mga buhay-buhay, guys. Kaya okay lang yan. And dyan tayo talaga tayo matututo. May mga times talaga na masasabi natin na nasa ano tayo. Anong tawag dun? Nasa season tayo na puro pagsubok. Trials and tribulations. Eh, ano lang naman yan eh. Bilog lang ang mundo, guys. Hindi yan, ano. Hindi yan forever dyan. Kaya kung kaya naman i-handle. The thing is you need to adapt. Adapt. And what? Adjust din, siguro. Kailangan, ano, kailangan meron kang enough faith. Yeah. Endurance. Enough. Kailangan. Patience din, yeah. Siguro. Tsaka ano na, faith. Number one is faith. Faith talaga is number one talaga yan. So, ayun lang. Just tsaka you gotta endure the tough times, you know? Kasi dyan ka matututo. Kailangan build ka to endure. Kasi marami pa tayong pagdadaanan. Kahit ako, alam ko naman eh, 30 years old, turning 31 ako, ready ako. I mean, sobrang pinagdaanan namin ni Daddy sa life. So, wala namang personal sa aming dalawa, pero yung mga trials lang na parang normal lang naman na pinagdadaanan ng mga tao. Like sa inyo rin, sa amin, nangyari din yan. Kaya, ganito kami ka, ano ngayon, ka, grabe yung, paano ko ba nasabi? Nas, may pagganyan ka bang effect ka? Oo, nakita ko lang yan. Ano tawag dyan? I don't know, nakita ko lang yung effect eh. Kaya ganito ako talaga ka-push na mag-share sa inyo kasi grabe talaga. I mean, grabe talaga yung pinagdaanan namin na sobrang, na ano ko talaga yan, na tagto, nakayanan ko, ayun, na malampasan with God talaga. So, ayun lang, and malaking tulong din, guys, na mag-attend kayo ng mga church. Kasi ako, guys, hindi naman sa pinupromote ko, pero sa inyo rin naman yan, kasi simula nung napunta kami sa Victory Alabang, na lumipat kami ng church, dun talaga ako, dun ko talaga masasabi na nag-grow kami, nag-iba talaga yung pananaw namin, dun kami parang nag-invest tayo, no, nakapag-invest kami ng mga sermon nila sa mind namin and or sa amin talaga, nakapag-invest kami doon na ma-feed yung isip namin na talagang mag-trust talaga. Iba talaga silang yung mga pastors doon, iba sila magbigay ng mga sermon talaga. Sermon ba tawag doon? Or preach, di ba? Sermon. Iba talaga sila magbigay ng mga sermon or iba talaga yung pag-preach nila sa word ni God. Kasi talaga maiintindihan mo and makaka-realize ka talaga na something na parang, ay oo nga. Tsaka, mabibigay mo talaga yung 100% trust. Guys, kung nakakakain nga tayo sa labas, nakakanood tayo ng sine, bakit hindi natin gawin na once in a while o once a week lang, isang oras lang yun, oh. Diba, na makapunta tayo ng church. Wala naman sigurong ano, wala free naman yun. Free naman, oh, di naman kayo, wala namang entrance fee doon, wala, di naman kayo sasabi na, first time mo ba dito, sino ka, parang ganyan, hindi ka naman na, basta attend ka lang. Importante kasi talaga yun, guys, na maghisimba talaga tayo. Sa inyo naman yun kung Catholic kayo, or kung anong religion nyo, pero kasi ako, talagang sobrang happy ako at napadpad kami sa Victory. Sa Victory talaga kasi iba talaga sila. Doon talaga kami nag-grow ni Daddy. And mas talagang sobrang masasabi ko na iba yung mindset ko. And syempre, hindi pa naman ko perfect talaga na sobrang masasabi ko. Sinasabi ko nga sa post ko na syempre may pagka-insensitive pa rin ako. Or mga limit, diba, ng mga ugali natin. Pero masasabi ko lang na alam ko yung sinasabi ko na kapag sinabi kong mag-trust lang kay God is alam ko na sa sarili ko na sobrang talagang ang focus ko talaga is faith talaga sa Kanya. And yung trust ko na 100% is nasa Kanya lang talaga.
So ayun lang guys, and yun, try nyo talaga guys, once a week na magsimba kayo, what is 1 hour, di ba sa time nyo, kung ano nga na paggagawa, nakapag-spend nga tayo ng Facebook ng isang oras, o more than 5, but more naman sa pagsisimba, tsaka na kung saan nga tayo nakakarating, di ba, sa simbahan pa kaya, di ba, and invest tayo sa ano, sa spiritual natin, kasi talagang, walang, kapag hindi ka nag-invest, kung ano man meron ka sa mundong to, hindi mo rin madadala yan sa langit, guys. And, ayun, basta hindi naman yan din galing sa atin. Talagang, kung alam, sabi ko rin sa post ko, pag alam ni God na sobrang ginagawang invest mo, God is unlimited, talagang kaya niya ibigay more than pa sa ina-expect mo. Totoo niya, totoo yan, guys. So, ayan. Yun lang, dab ko nang nasabi na patagal naman ako. But, ayun, sana na may natutunan kayo. And thank you so much, guys, for watching. And God bless. Bye! Sa Instagram lang tayo magkita-kita kasi doon ako active talaga every day.